Since meron pong mga warships na andir yan, eh dati-dati sabi nga nila mga Coast Guard lang. Ano po indikasyon nito, sir? Dati-dati may mga warships man po. It was only, I think, in the past 10 or 15 years nung ang Coast Guard nila ay na-activate at naging under na po sa Central Military Commission that they started shooting the Coast Guard ships. Pero ang Coast Guard, dati naman po mga militar na barko ito. Okay. So, ang kakayos ay pare-parehas lang. Okay. Sir, sa layman's term, masasabi ho ba natin na na-militarize na yan? Yung statement po na na-militarize is a broad statement. Pag sinabi natin na military or naval force in the area is already a militarized area, militarized na po ang South China Sea. Okay. At the onset po, if you remember, in the early 1990s, noong una po nakita yung mga markers nila sa South China Sea, West Philippine Sea, na sinisira po natin. Afterwards, the Mischief Reef incident was in the mid-1990s, 95-96. Right. And then they started aiming. Ang una sabi po ng China, eh, fisherman shelter po ito. Mm-hmm. And then little by little, it is for maritime research. Mm-hmm. And then little by little, magkaroon ng airstrip, magkaroon ng port. Uh-huh. And then may mga warship, may mga aircraft na rin. Mm-hmm. And may mga defenses na rin. Mm-hmm. So there are now different military capabilities po sa kanilang man-made islands. Uh-huh. In that sense, militarized na po.